Welcome po dito sa fourth edition ng Engineering in the Bible series po natin. So, how safe is the building that engineers design? Safe ba talaga yan? So, paano nagre-react ang civil engineer sa sinabi ng Panginoong Jesucristo referring to a wonderful and medyo amazing tower or temple na itinayo na na-amaze yung mga tao, and then sabi ni Lord Jesus, tunay na sinasabi ko sa inyo, or truly I am saying to you, not one stone will be left on another, all will be torn down. So, hindi sasablay ang Panginoong Jesucristo, walang sinabi si Lord na sumablay. Lahat ng sinabi niya, totoo at nangyari. So, kung ito yung sinabi niya at ito ay mangyayari, ang problema, nung tinanong siya kailan mangyayari, ang sabi niya, it is not for me to tell you or it is not for me to know kung kailan mangyayari. Basta ang sabi niya, maghanda lang tayo. Anong klaseng paghahanda? Kung grabe ang earthquake, kung earthquake man to, no? That no stone will be left on top of the other. So, kung earthquake yan, walang physical preparation dyan. Sigurado patay ang mga tao niyan, di ba? So, ang ibig sabihin lang nito ito. Ito po yung reaction ng engineers dito sa sinabi na to ni Lord Jesus. One, it is impossible to design a structure that is absolutely safe. Kahit anong gawin ng civil engineer, kahit na anong talino, anong pagkakadesign namin, imposible po ang absolutely safe building. Ibig sabihin, yung bang kahit anong mangyari, yung building hindi magigiba. Imposible po yan, no? Kasi po, hindi natin alam kung gaano kalakas to. Then, hindi natin alam kung gaano ang pagkakadesign natin dun sa hindi natin alam kung gaano kalakas, no po? Now, pangalawa, safe is relative. Hindi naman po ibig sabihin na hindi absolutely safe, hindi safe. Pero pag ginamit po natin yung salitang safe, relative po yan. Relative po yan sa dating mga nangyari. Ang ibig sabihin po, ang tamang design, ang safe design sa gamit po ng civil engineers is kung yung mga dating nangyaring, halimbawa lindol, yung dating nangyaring bagyo, halimbawa Yolanda, pag nangyari ulit, then yung ating structure ay hindi magfe-fail. Pero yung sinabi kong hindi magfe-fail, then time-bound po yon. Kasi kung talagang halimbawa, dumating ulit yung Yolanda, ganong kalakas. Tapos yung mga building natin, yung mga roof natin, dinesign natin, na kahit na 10 taon na bumabagyo na kasinlakas ni Yolanda, hindi pa rin nagigiba. Hindi po ganon ang ibig sabihin po ng will not fail. Yung will not fail na concept ng engineering po is will not fail for a certain time. Hindi forever, no po? Hindi ko sinasabing hindi natin kayang mag-design ng structure na kayang i-resist yung Yolanda for 10 years. Kaya po natin yon. Kaya lang, that will make our design so expensive. Kasi wala namang Yolanda na tatagal ng 10 taon. At kung 10 taon, tuloy-tuloy yung Yolanda, edi patay tayo lahat sa gutom, di po ba? So, safe design is a practical design and at least safe yung tao for a time. No po? So, number 3 po, engineers are limited. Hindi po natin kayang ma-predict eksakto kung kailan may darating na lindol, bagyo at kung gaano kalakas. Kung meron pa bang bagyo na mas malakas sa Yolanda, so most likely meron. Kung meron pa bang lindol na mas malakas doon sa tumama sa Japan na more than magnitude 9, most likely meron. Sabi ni Lord, meron eh. Pero kung kailan darating, iyon ang hindi natin alam. Pero kung i-design agad natin, halimbawa yung structure, kaya ang magnitude 15, tapos within the life of the structure, hindi naman pala darating yung ganong kalaking kalakas na lindol. Eh di, sayang yung design, di po ba? Kailangan ang design po ay both practical and relatively safe. Diyan po pumapasok yung concept ng engineers ng statistics, probabilities,
and construction technology. So, gumaganda po ang pagkakadesign, mas nagiging safe nang nas nagiging safe habang tumatagal. Katulad po nung 2015, lumindol po dito sa Cebu. Wala po kahit isang ang lakas po ng lindol, 7.2 magnitude. Ito po, yan po ang pangalawa sa pinakamalakas na tumama dito sa buong Pilipinas the last 100 years. Ito po, at least the last 100 years. Ito po. So, yung lakas ng lindol na yon, ako naging very proud bilang civil engineer. Saka first na malakas talagang lindol na naranasan ko as a professional structural engineer po. Yung palang 7.2, yung pala yung lindol na hindi ka na makakatayo. Kailangan umupo ka at pag yun ay tumama sa'yo, yung lindol na yun na experience mo, hindi ka uupo. Sigurado, luluhod ka, hihingi ka na ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Pero ganun po ang ginawa ko, ano po? Pero wag na po natin hintayin yon. Mas maganda po humingi na tayo ng tawad ngayon pa lang. Tanggapin natin si Lord bilang Savior and bilang Lord ng buhay natin. Papasukin natin siya, hayaan natin na mamuhay siya sa atin at ipamuhay natin ang buhay ng isang Kristiyano. So, ang buhay ng Kristiyano na ipinamumuhay ay isa pong tagumpay na buhay. So, ganito po. Meron kaming tinatawag sa structural engineering na ultimate load. Itong ultimate load po na to is based on statistics and probabilities. Statistics ibig sabihin base sa mga nangyari na, yung probability based sa prediction ng mga mathematician na civil engineers or structural engineers and based on the technology that is available. Pagmasdan niyo po to. Ito po yung code namin nung 2010. Is kung sino po ang mas malaki dito, yun yung mag-govern ng design. Mag-concentrate lang po tayo dun sa part na may wind load. Now, yung pagbabago po nito ay base dun sa nakaraang malakas na bagyo, yung Yolanda. Now, nung 2010, ang Yolanda 2015 po yan. No po? Nung 2010, ito ay 0.8 of WW wind load po yan. Tapos ito po, 1.6 wind load. E di siguradong ito na yung mas malaki. Hindi po. Kasi dito naman po, mas mababa itong factor na to dito. Ito 0.5, ito 1.6. This is roof live load and this is roof load. Di po? So, kung sino yung mas mataas na result, yun ang gagamitin sa design. Pero pagmasdan nyo po ito, focus lang po tayo dito sa wind load. Noong 2015, tumama ang Yolanda. No po? So, then irinilis po ang NSCP 2015. Pero yung NSCP 2015 na po yan, irinilis yan 2016. No po? Yung first edition yan. So, basically dapat NSCP 2016. 2015 I do believe because it was inspired by what happened in 2015 po. No po? Now, ngayon po, nung NSCP 2015, ito ang nangyari. Itong 0.8 na to, naging 0.5. Itong 0.6 na to, naging 1. E bakit imbis na itaas, ibinaba pa? E wala namang bagyo na mas malakas sa Yolanda the last 100 years. Siya yung pinakamalakas. E bakit ibinaba pa to, imbis na itaas? Ganito po kasi yan. Doon sa table namin ng value ng strength ng wind load, ito naman itinaas based sa Yolanda. Yung dating value nito, mga value based sa roping, didang, ondoy, yan yung mga malalakas na bagyo po. Sa Bicol, hindi nila makakalimutan ang bagyong roping. No po? So yung dating value ng wind load based lang dun sa malalakas na bagyo na yon na nangyayari almost every after 10 years. Mga ganun yung frequency niya. Kaya yung value dito 0.8 1.6 yung frequency or yung probability na mangyayari yung ganung bagyo. No po? Mas mataas. Kaya nung in-increase yung wind load based sa Yolanda
Eh ang Yolanda, sabi nila is mangyayari almost every 110 years. Okay? So ibig sabihin, safe na tayo na wala daw ganung mangyayaring bagyo, tayong inabot ng Yolanda, hindi na mauulit sa buong buhay natin 'yon. Based on probabilities. Na po, statistics and probabilities na po. Okay? Ngayon, so ito po itinaas. Pero dahil yung frequency ng yung probabilities na mauulit yung Yolanda is lesser than yung frequency na mauulit yung ruping, yung didang, no? Yung mga ganung lakalakas lang na lang eh, no? Na bagyo is mas lesser yung frequency ng Yolanda. Kaya itong value na to, yung tinatawag na load factor, bumaba. So, ang civil engineers po, nag-i-improve yung design dahil po na papalis, na pipinis po yung ating computation, yung mga factor of safety, yung mga load factors based on what happened, based on statistics and probabilities. So, mahalaga po ang statistics and probabilities. So, ito po ang tandaan natin. Time is coming at darating po talaga yan. Dahil sinabi ni Lord, truly I say unto you, no stone will be left on another. Ito po yung tinatawag na end of the age. So, darating po itong time na to. Siguraduhin po natin na kung ito darating sa panahon natin, ang ating spirito, ang ating sarili, ang ating relasyon sa Panginoon ay handa. So, huwag na nating hintayin na tayo ay mabigla. Ngayon pa lang na may pagkakataon po tayo na tanggapin si Lord, papasukin si Lord sa buhay natin, gawin na po natin. So, yan lang po. Hanggang sa muli. See you.